Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Walang schedule si Arya ng araw na iyon, pero kinailangan niyang lumabas. Birthday ngayon ni Melvin at balak na maghanda para sa birthday nito. Mamayang hapon ay magkakaroon sila ng salo-salo. Plano niyang bumili ng paluto na isang bilaong palabok at spaghetti. Bibili rin siya ng 2 litsong manok. Inabisuhan na niya ang ilang mga kapitbahay nila at itinext ang mga ilang kilala rin na kaibigan ni Melvin na magpunta. Pero bago ang lahat ng pagbili ng mga handa, matalik na kaibigan at masasabi na rin na kapatid, pumunta muna siya sa mall para bumili ng regalo. Balak niyang bilhan si Melvin ng bagong damit at pantalon. Palagi naman niyang nakikita ang kaibigan. Pero iyon ang unang beses na bibilhan niya ito ng damit. Hindi siya gaanong sure kung ano ang size ni Melvin. Iba-iba kasi ang sizes ng pantalon nito. Minsan ay naglalaro sa medium, large at mayroon pa nga na extra large, 29, 30 o may mga umaabot pa nga ng 32 sa pantalon at dumetepende sa brand. Sa tingin ni Arya ay mahihirapan siya. Wala pa naman siyang taste pagdating sa mga damit, lalo na at lalaki. Pero naisip na damit ang iregalo dahil hindi masyadong bumibili ng damit si Melvin. Luma na rin ang mga damit nito. Nasa ganoong siyang pag-iisip nang mula sa likuran ay may kumalabit sa kanya. Anong look? Halos magkasabay na napatalon ang katawan at puso ni Arya nang makita niya ang lalaki sa likuran niya. Walang ginagawang kakaibang binata. Simple nakatayo lang si Luke at kinalabit siya. Pero ang lakas na dating nito sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba halata? Walang kaemo-emosyon na wika pa nito. Sinusundan mo ako? Tumango si Luke. Ano bang ginagawa mo dito sa mall? Matagal bago nagsalita si Arya. Matama na tinitingnan lang niya ang binata. Totoo nga ang hinala niya. Sinusundan siya nito. Maraming tanong ang pumasok sa isip niya, pero mas marami ang kilig na nararamdaman. Ramdam niya na mali iyon. Hindi ba dapat ay matakot siya dahil parang kung saan-saan na lang sumusulpot ang lalaki? Parang stalker niya si Luke, ni hindi pa nga niya ito lubusang kilala. Pero ibang nararamdaman niya, mas nanaig sa kanya ang magandang nangyari kahapon kung saan siya tinulungan nito na walang hinihiling na kahit anong kapalit. Hindi dapat siya matakot sa lalaki. Hinayaan na lang niya ang malakas sa damdamin na lumukob sa kanya. Birthday kasi ni Melvin, bala ko siyang bilhan ng regalo. Melvin, nag-ibang timpla ng mukha ni Luke sa sinabi niya. Ah, siya yung kaibigan ko na parang kapatid ko na rin. Sa bahay nila ako ngayon tumitira. Na magkatrabaho, minsan ay nagpahihawatig na si Arya sa mag-ina na aalis na sa poder ng mga ito. Napamahal na sa kanyang dalawa. Pero dahil iniisip na napakalaki na ng utang na loob sa mga ito, naisip niya na bumukod. Nahihiya na siya sa mag-ina, pero pinigilan siya ng mga ito dahil parang pamilya na raw din kasi siya. Hindi pumayag si Nanay Nelly at Melvin na umalis siya. Sa bahay ka ng isang lalaki tumitira? Sigurado ka ba na kaibigan mo lang ang lalaking iyon? Napangiti si Arya sa dalawang dahilan. Una, dahil hindi lang si Luke ang una nagtanong sa kanya ng ganoon. Marami sa mga kakilala niya na kapag nalalaman na magkasama sila ni Melvin sa isang bahay, ay nagtatanong kung magkaibigan nga lang ba sila. Mula pagkabata kasi ay magkasama na sina Melvin at sa pisikal na anyo ay hindi naman ito papatalo. Marami ang nagsasabi na gwapo ang binata at mabait din. Halos sabay din silang lumaki kaya hindi maiiwasan na maging malapit sila. Dagdag pa siya issue na sa edad ni Melvin ay hindi pa ito kailanman nagkakanobya. Sabi ng iba, kaya raw ganoon ay hinihintay daw siya nito, pero hindi sa tingin ni Arya o ayaw lang siguro niyang isipin. Para sa kanya kasi, kaibigan lang niya si Melvin. Komportable siya rito, pero hanggang doon lang iyon. Walang kahit anong paglakas ng tibok ng puso, kuryenteng dumadaloy sa balat o kung ano pa mang maikakategorya sa pakiramdam ng pagkagusto o pag-ibig. Hindi kagaya na nararamdaman mong kakaiba ngayon kay Blake. Bulo ng isang bahagi ng isip niya.
pero mas pinili niya na huwag iyon pansinin. Ang pangalawang dahilan ay dahil natutuwa siya sa reaksyon ni Luke. Kunot na kunot ang noon nito at kakaiba ang boses na ginagamit. Nagsaselos ba ito kay Melvin? Isa na naman iyong mali, pero nasiyahan lalo si Arya. Ibig sabihin lang niyon ay pinapahalagahan siya ni Luke. May nararamdaman ito sa kanya. Para sa isang kagaya ng binata na madalas ay nakakunot noo, nakataas ang kilay at hindi yata marunong umiti, mukhang isang tagumpay na ang malamang may nararamdaman din ito sa kanya kahit paano. She found him cute and attractive in that way. Anong iningingiti-ngiti mo dyan? Parang malapit na magngit-ngit ang mga ngipin ni Luke na hindi siya magsalita at nanatili lang na nakangiti. Pinisil ni Arya ang ilong ng binata dahil nakitan siya sa inasal nito. Wala, nakakatuwa ka lang, para ka nagsaselos. Ganoon ba talaga mag-care ang isang painter sa kanyang prospect na modelo? Whatever, sino ang Melvin na iyon sa buhay mo? Tila, naiirata na ang sabi nito. Nasabi ko na sa'yo kung sino siya, hindi ba? Ikaw na ang bahala mag-conclude kung nasasabi ba ako ng tama or what, sabi niya. Nakangiti pa rin. Pero kung gusto mo, para lalo ka maliwanagan, isasama na lang kita mamaya sa bahay para makita mo kung anong relasyon namin, sumimangot si Luke. Fine, pero sa isang kondisyon, sasamahan mo akong mamili. Bukod sa namang problema sa bibilihin na regalo, isa rin na problema ni Arya ang magbit-bit ng mga kailangan sa paghahanda. Masyadong marami ang plano niyang bilhin at wala siyang sariling kotse para hindi siya gaanong mahirapan. Tumango ulit ang binata. Walang reklamo na sinundan siya nito sa department store. Nagsimulang tumingin si Arya ng bibilhin na damit. Tuwing may nagugustuhan ay ipinapakita iyon kay Luke at tinatanong kung anong opinion nito. Not good, wika nito sa kulay pulang collar shirt na napili niya. Sandali lang iyon na pinasadahan ni Luke pero nagkomento na agad ito. Kumuha si Arya ng isa pa niyang napili. Kapareho ng una ay ganoon din ang naging komento ni Luke. Sa sumunod na kinuha, mga panay-panay ang iling nito. Umabot wala na sila ng isang oras sa pag-iikot pero pala pa rin silang napili. Nag-umpisa na siyang magtaka. Yung totoo, gusto mo ba akong tulungan o hindi? Bakit lahat yata ng gusto ko ay inaayawan mo? Sabi kasi ng mga sales lady ay maganda ang mga napipili niyang damit. Pero dahil gusto rin na alamin ang opinion ng kasama, sinusunod niya iyon. After all, lalaki si Luke. Mas may alam ito sa gusto ng kabaro. Panay kasi babae ang sales lady sa shop. I don't like you buying gifts for this guy, Melvin. Nanlaki ang mga mata niya. What? Kaya mo ako pinipigilan dahil lang doon? Hinayaan mo magpakabagod tayo sa pag-iikot sa loob ng isang oras? Tapos ayaw mo lang naman pala nabilhan ko si Melvin ng regalo? Hindi nagsalita si Luke. Pero nakita agad niya ang guilt sa mukha nito. Luke! Tawag niya. Bumuntong hininga ito. Fine. The green one with white stripes is so good. Go and get it. Binalikan ni Arya ang sinasabing damit. Naalala agad niya iyon dahil kahit ang sales lady ay sinabi maganda raw ang damit. Marami na nga raw nakabili niyon dahil maganda at usong style. Na makuha iyon ay sinubukang ilapat ni Arya ang damit kay Blake para tignan kung kasukat nito iyon. Kasing katawan kasi ito ni Melvin. No, tanggi nito. Inalayo ang damit. Bakit? Ang arte mo naman. Pagkatapos mo akong lokohin na, huwag kang magpakaipokrita, Arya. Ilalapat mo sa akin ang damit na yan. Pagkatapos, ay ibibigay mo sa iba. Wika nito na parabang nasasaktan. Apektadong apektado ka talaga kay Melvin. Amused ng wika niya. Whatever, the one you are holding is my size. Go and buy the pants you want to. Kung naiisip mo na kasize ko rin siya, I'm a size 30. Lumayo ito sa kanya, pero pumunta lang sa isang gilid. Naku, nagsaselos yata ang boyfriend niyo, ma'am. Nakikiusyoso wika ng sales lady. Ha? Hindi ko siya. Naputol ang pagsasalita ni Arya nang lumapit ang isa pang sales lady. Napansin niya na kanina pa siya nito tinitingnan. Kahit na umalis sila sa lugar na iyon, ay humabol din ito ng tingin. Pamilyar kayo sa akin, ma'am. Kayo po ba si Arya Ramirez? Iyong aspiring commercial model na napapabalita ang boyfriend ni si. Natutop ang sales lady ng bibig nang bigyan ng tingin ang kasama niyang si Luke. Oh my God! Siya nga yata si Blake Ortella! Ha? Nataranta si Arya. Nakilala siya ng sales lady. Dapat,
ay inasahan na rin niya na hindi siya makakatakas sa mga tao. Naging laman kasi siya ng pahayagan kamakailan. Nalaman din niya na naging usap-usapan sa mga social networking site dahil dinala ang pangalan ng sikat na pintor na iyon. Hinayaan niya ang naging pagkakamali ng writer. Pero dahil iba raw ang itsura sa litrato at personal, inisip niya na hindi pa rin naman siguro siya gaanong pagkakaguluhan sa publiko. Wala rin siyang makeup ngayon, kaya mas masasabing mahirap siyang i-recognize sa litratong isinama sa article. Hindi, hindi yan si Blake Artela. Hindi ko siya boyfriend, tanggi niya. Nanlumo ang sales lady. Ay, sayang naman ate. Ang gwapo-gwapo niya kasi. Kagaya lang ng mga paborito ko international billionaires. Kapag sila nasa balita, updated talaga ako. Curious nga ako kay Blake kasi wala siyang picture na ipinapakita sa madla. Hindi kagaya ng iba niyang kasama. May nakisali rin na isa pang sales lady. Pero diba, Italian si Blake Artela? Baka naman siya nga iyon. Mukhang kayang foreigner ang lalaki. Hindi, hindi rin tayo sigurado. Mga Pilipino rin ang international billionaires. Kaya wala silang lahi. Hindi kagaya ng lalaking iyon. Baka nga hindi talaga siya. Saad naman ang isa. Nahihiyang ngumiti si Arya. Naghanap siya ng ibang dahilan para makaalis na agad. Pangarap niya na sumikat at pakiramdam niya ay nakamit na iyon ngayon. Pero dahil alam niyang malaki ang loophole sa pagsikat, kailangan din niyang iwasan ang mga tanong tungkol doon. Sa totoo lang, ay ilang paanyaya na ng interview ang natatanggap niya mula nang sumabog ang balita. Pero lahat ay tinanggihan ni Arya. Mabuti na lang at naiintindihan ng mga ito na hindi na niya gusto pang palakihin ang issue dahil na rin sa kagustuhan kuno ni Blake. Naging matugumpay ang pag-alis niya sa lugar. Binili niya ang damit na napili at pumili na lang na sa ibang store ng pantalon. Ipinag-gift wrap niya ang damit at pagkatapos ay binili na ang mga planadong ihanda para sa birthday ni Melvin. Tinulungan pa rin naman siya ni Luke. Sinundan pa rin siya nito. Wala itong reklamo, pero wala ring imik. Hindi nga lang sigurado kung dahil ba iyon sa masama pa rin ang loob nito tungkol sa kaibigan niya o sadyang ganoon lang talaga ito. Pero kung ano man ang dahilan, binabaliwala na lang iyon ni Arya. After all, hindi magandang dahilan iyon. Kahit natutuwang malaman na para nagsiselo si Luke kay Melvin, wala pa rin itong pakialam. Ang gusto lang ng binata ay suyuin siya para maging modelo ito. Hindi rin inaamin ni Luke na may gusto ito sa kanya o ano. Pero kung ganoon ang sinabi ng binata, baka maiintindihan pa ni Arya ang gusto nito. Pagdating sa bahay, ay pinakilala niya si Luke kay Nanay Nelly. Dahil pareho silang may trabaho ni Melvin, madalas ay mag-isa lang ang matandang babae sa bahay. May sakit man, kahit paano ay nakarecover din ito. Dahil sa mga therapy na isinasagawa, ay nagagawa na ni Nanay Nelly na maglakad pero mabagal lang iyon. Ang hindi na lang na-recover nito ay ang paggalaw ng kanang kamay. Pero nakakagawa rin si Nanay Nelly na ilang gawaing bahay. Mahirap at mabagal lang pero nakakaya rin nito. Dahil doon, kahit may trabaho sila ni Melvin, maayos lang na iwan na matandang babae sa bahay o di kaya ay ibilin minsan sa kapitbahay nila. Nang magmano si Arya kay Nanay Nelly, ay nagmano rin si Luke sa huli. Nagulat ang matandang babae pero nakita rin ang kasiyahan sa mukha nang nakita na may isinama siyang lalaki pa uwi. Ilang beses na rin kasi siyang kinukulit nito kung kailan siya magkaka-boyfriend. Nanay, si Luke po, sandali siya natigilan kung paano ipapakilala si Luke. Alangan naman na sabihin niya na gusto siyang kunin na modelo ng binata. Kahit siya nga ay nawiwerdohan sa paraan na pamimilit nito sa kanya at mas lamang ang pagtataka. Malamang ay ganoon din si Nanay Nelly. Magiging mahabang paliwanagan pa kung ganoon ang sasabihin niya. Kaibigan ko po, nasabi na lang niya na nagpakunot naman ang noo ni Luke. Pero hindi rin ito nagsalita pagkatapos. Nagtulungan silang tatlo para maihanda ang kaunting salo-salo para sa kaarawan ni Melvin. Magiliw na tumulong si Nanay Nelly at kahit tumulong din si Luke ay naramdaman ni Arya na hindi iyon bukal sa loob. Kung iyon ay dahil kagaya ng dahilan nito kanina nang namimili sila ng regalo, hindi na lang uli niya iyon pinansin. Alas 6 ng gabi nang dumating si Melvin, nagulat pa ang kaibigan dahil naman nito alam na ipaghahanda siya nito. Pero napansin ni Arya na mas nagulat si Melvin
nang makita may hindi ito kilalang mukha sa bahay nila. Sino siya? Tanong ni Melvin. Kagaya ng ginagawa sa pagpapakilala kay Nanay Nelly, ay ganoon din ang ginawa ni Arya sa pagpapakilala kina Luke at Melvin sa isa't isa. Nagkamaya naman ang dalawang lalaki. Pero mas matagal iyon kaysa sa normal dahil tila nagsukatan ang mga ito ng titig sa isa't isa. Parehong kunot na kunot ang noo at tila may tensyon. Hindi naman niya masisisi si Melvin kung bakit ganoon na lang din ang reaksyon nito. Ngayon lang siya nang dala ng lalaki sa bahay. Protective din kasi ito sa kanya. Alam ni Melvin ang nakaraan niya, kaya naiintindihan niya kung bakit ito ganoon. Kapag may nagkukwento rin siyang lalaki na gusto siyang pormahan, ay pinapaalam agad niya sa binata. Si Melvin ang sumusuri sa mga ito. Pinagkakatiwalaan niya ang kaibigan dahil na rin sa klase ng relasyon na mayroon sila. Pero hanggang ngayon, wala pa rin aprobadong lalaki kay Melvin. Hindi niya ginagawang malaking isyo iyon. Tutal, hindi rin naman niya gustong kagusto ang mga lalaking pinupormahan siya noon. Wala siyang maramdaman na kahit anong emotional connection. Ilang sandali ay dumating ang mga kaibigan ni Melvin. Kagaya ng mga naunang nakakita kay Luke, nagtanong din ng mga ito kung sino ang binata. May dumating na ilang kaibigan babae rin si Melvin at napansin agad ni Arya na ilan sa mga ito ay nagpapakit kay Luke. Nang malamang hindi ito napabalita na boyfriend kuno, si Blake Ortella. Naging kalat na ang balita, pero ipinagpapasalamat na lang ni Arya na kapag nakikilala ay natinatanggap na mga ito ang pagsabi niya na ang kasama ngayon ay hindi ang misteryosong lalaki. Pero kahit ganoon, hindi pa rin nakaligtas sa mga tao na napansin si Luke. Parang kagaya ng Blake Ortella na iyon, ay sikat na si Luke, lalo na sa mga babae. At sa bawat pagpapansin ng mga babae kay Luke, may isang masamang nararamdaman si Arya sa puso niya. Naiinis siya, naapektuhan siya. Pero parang hindi lang si Arya ang naiinis. Pansin niya na ganoon din si Luke. Hindi dahil sa atensyon na nakukuha sa mga kaibigan babae ni Melvin, kung hindi sa atensyon na ibinibigay ni Melvin sa kanya. Kahit siya ay pansin na parang ibang trato sa kanya ni Melvin. Ilang beses siya nitong inaakbayan at mas inilalapit ang sarili. Nagsisimula nang hindi maging komportable si Arya. Isang beses din niyang sinaway si Melvin sa kakaiba nitong ginagawa. Nang mag-alas 8 na ng gabi, ay nagpaalam na si Luke na umalis. Dahil siya ang nagdala sa binata, inihatid niya ito hanggang sa kanto ng barangay nila. Gustong sumama ni Melvin sa paghahatid, pero pinigilan ito ni Nanay Nelly dahil nakakahiya kung iiwan ng binata ang ilang bisita sa sinabing mamaya pa aalis. Nang makarating sila sa kanto, kung saan may isang pampublikong parke, ay kinausap muna siya ni Luke bago ito nagpaalam. Hindi mo lang kaibigan ang Melvin na iyon. Pagkumpronta nito sa kanya, siguro nga, halos kapatid ko na rin siya. Mula ng nanay ko, kina Melvin ako nang iniwan ako tumira. May gusto siya sa'yo, hindi lang iyon bilang kapatid. Parang baliwala lang kay Luke ang pagpapaliwanag niya. Sinubukan tawanan ni Arya ang pagpuputok ng butsya ni Luke. Hindi nga, bakit pa hindi ka makumbinse? Protective lang iyon sa akin kasi alam niya ang pinagdaanan ko. Pinilit na inalis niya ang biglang naisip dahil sa nasabi. Wala siyang gusto sa akin. I can see it in his eyes. Bulag ka lang na hindi makita iyon, Arya. Tila nagalit ng binata. Ay kung ganoon nga, anong masama roon? I don't like him. Simple sagot lang nito. Tumaas ang isang kilay niya. Hindi siya nagsalita na tila ikinainit ng ulo ni Luke. I said I don't like him. What now? Umiling-iling siya. You're being irrational. Kung hindi mo siya gusto, wala akong magagawa doon. Eh, hindi naman natin kayang i-please ang lahat, hindi ba? Oo nga, pero basta, ayaw ko sa kanya. Gusto kong lumayo ka sa kanya. Wala kang karapatan na sabihin yan sa akin. Kilala ko si Melvin sa halos buong buhay ko na. Ikaw, kailan ko lang nakilala? Isa pa, bakit ka ba nagkakaganyan? Personal na buhay ko naman to, diba? Diba kaya mo lang naman ako nilalapitan at sinusundan ay dahil gusto mo na maging modelo ako? Tapos ngayon, no, hindi lang iyon basta ganoon, Arya. The truth is, I like you. I want you. OMG, mga kafelisidad! Nagsaselos na si Blake at talagang inaamin na niyang gusto niya si Arya. Paano kaya kapag nalaman ni Arya na si Luke at si Blake Ortella ay iisang tao lamang? Kaya naman, abangan!